kumakat ko sa pinupuan. Kung binibini naman ang aking kilip at binuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang sa kanan at kakain kami ng pagkatalo. Ang magtatagumpay ay uupong at ito sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay ay ako ngayon at nagpapili sa kanyang mga sa kanyang trono. Kaya pwede ngayon, pagbitin natin ang Himno Pagdayaw, God of Grace and God of Glory. Na sana kasandali ko ay hindi sinuri kami
supaya sedikit kami mekar dan berkata-kata tumawag sa iyo ng Ama. Ito aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, aming Diyos at pagpapagpita. Amen. Patakbong dumapit sa kanya at pagluhod sa kanyang harapan. Siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ang buhay na walang hanggan?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magdakaw, huwag kang sumaksi sa kasinungalingan,
mandaya, igalaw mo ang iyong ama at ina. At sinabi niya sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking tinupad mula pa sa aking kabataan. Si Jesus, pagtingin sa kanya ay minahal siya at sinabi, Isang bagay ang kulang sa iyo. Umayo ka, ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa lupa. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Subalit siya'y nanlumo sa sinabing ito at siya'y umalis na nalulungkot sapagkat siya'y maraming ari-arian. At sa pagtingin ni Jesus sa palipot ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, Napakahirap para sa may kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos. At namangha ang mga alagad sa kanyang mga salita. Ngunit muling sumagot sa kanila si Jesus, Mga anak, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa para sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayo kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Sila'y lalong nagtaka at sinabi sa kanya, Sino nga kaya ang maliligtas? Tinignan sila ni Jesus at sinabi sa mga tao, Ito'y hindi maaaring mangyari ngunit hindi sa Diyos. Sapagkat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Si Pedro ay nagsimulang magsabi sa kanya, Tingnan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. Sinabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga bukid dahil sa akin at dahil sa magandang balita. Ang hindi makakatanggap ng 100 ulit ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina at mga anak, at mga bukid na may mga pag-uuti at sa darating na panahon ay walang hanggang buhay. Ngunit ang maraming nauuna ay mahuhuli at ang huli ay mauuna. Tanggapin natin ang salita ng ating Panginoon.
nakikinig, bahagi sa ating pananambahan ang online Sunday worship service. Pagkararap kayo. Imagdalin ang Diyos si Mensahero. Paminsan pa'y tawagan na ang inspirasyon. Isungo sa kulang na itikastoy nga rin. Bendisyon ang Apo Diyos na ito yung anak mo. Bendisyon ang mat na gititumot na kuwan. Sa di naman nga lugar Apo di ayanda, babayang kumain kita ito yung mensahe itibiyan. Makatulong iti panagturas, itibiyan at gititumot na kuwan na iti day jibiyan na espirituan. Palupusang Apo Diyos na ito yung anak mo. Ay patungkal na responsibilidad na akas na ngayabang kirkwan. Ikararap na ito, ikinagat mo na patay. Amen. Good morning! Ang lesson ngayon ay nakatuon doon sa Gospel according to Mark, chapter 10, verses 17 to 31. At aking pinamagatan ito na the economic condition of Jesus for eternal life. Tinaekonomiyaan a kondisyon ni Jesus para itibiyag nga nanayon. Ang Marcos 10:17 to 31 ay nangungusap patungkol sa isang lalaking lubhang napakayaman. And that is found in verse 22. Patakbong lumapit kay Jesus, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang makamtan ang buhay na walang hanggan?" "Maestro, kinunangay ti Ilocano, anyat rumbeng nga aramidat, tapunitikastak at pagunod ko, kibiyag nga ganay." Day siya'y makamtan wano magunod, kat nagtawag iti day siya'y Ingles sa pagsasaunga, to inherit. Matawid iti as a sidag wano nalaklaka nga awatan iti panakay pataros. Tawid nga ron da ito ibiag nga awan patunggana kat tawid da ito. Tawid nga iso nga naipaaymat kadagiting muna anamati. Ang lalaking ito na lubhang napakayaman ay interesado rin sa buhay na walang hanggan. Interesado mo daytoy na nakabakbak ng alalaki iti dayayayag ng nanayon. Ang muna dayay pamuntunan, alam niya yung mga panuntunan ng isang nananalig. Ayon sa verses 19 and 20, wika niya, "Alam mo ang mga utos ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." At sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinutupad ko na ang mga iyan." Subalit nagwika ang Panginoong Jesus sa kanya, "May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang inyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan ng langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Ang mga katagang ito ni Jesus ay sadyang napakahirap, narigat na ito'y. Manipot pa'y hindi apanawan sa panahon noon at lalo na sa panahon ngayon. Mahirap gawin ito. Walang sino man ang ipagbibili ang kanyang kayamanan, ang kanyang mga ari-arian at ipamimigay ito sa mga nangangailangan. Kaya naman, nang narinig ito ng lalaki, siya'y nanlumok at malungkot. Umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Natnat kiabaga na ang simpunta. At adda nga ipatpatag na dayjay kinabak ng na ngayon dayjay kaya nga iparamid kang kuwana ni Apo Jesus.
ang kondisyon para sa buhay na walang hanggan. Ang verses 17 to 21 ay isang patutuon na napakahalaga ang kayamanang material sa buhay ng tao na pwedeng maging dahilan upang ito ay maging sanhi ng kalungkutan. Tunay nga na maraming pagkakataon na ang kayamanan ay halos kayang birhin ang lahat ng mga bagay-bagay, kaligayahan, impluensya, kapangyarihan, lahat ay kayang birhin ng pera at maaaring maging dahilan din ito upang walan ng gana ang sinumang magmamahal ng ganun na lamang or sobra-sobrang pagmamahal sa kanyang kayamanan. Kaya naman sa pag-alis ng lalaking nalungkot dahil sa mga katagang binitiwan ni Jesus sa kanya ay hinarap ang kanyang mga alagad. Sinangon na kalpasan pa ng talikod, dayjay ang nakapakpak ng unay na lalaki kini Apo Jesus, iso sinangon na dagiti at dalan na kat inunan na kalakwada. Sa puntong ito, sinabihan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Mga anak, talagang napakahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Hindi nangangahulugan na ang mga katagang ito ni Jesus ay pinagsarahan na niya ng pintuan ng buhay na walang hanggan sa taong lubhang napakayaman, kundi ito ay pagbubukas ng pintuan para din sa kanya upang kanta niya ang buhay na walang hanggan. Dahil ang wika niya, in verse 17, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kanyang gawin. Kayang gawin ng Diyos. Tandaan ninyo, ang sinumang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa magandang balita ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusin. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Take note, mga kapatid. Wika nga niya, tandaan ninyo, ang sinumang mang-iiwan ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit. Takalaban at hindi lamang apagkapulo ang kanyang matatanggap, kundi 100 times ang kanyang tatanggapin. At yan ay pangako. Dito na natin makikita ang kahalagahan ng kondisyong pang-ekonomiya sa buhay na walang hanggan. The significance of economic condition of Jesus for eternal life. Kondisyong pang-ekonomiya sa buhay na walang hanggan. The significance of economic condition of Jesus the Christ for eternal life. Balikan natin yung unang bahagi ng ating gospel reading in verses 17 to 22. This part teaches us to weigh our priorities. Are we going to give our whole being to our riches? Iten tayo kadagiti amin tayo. Ipaay tayo kaditi amin tayo. Itidagi kinabaknan tayo.
ken isot mangmanig kada gitibiyag tayo wenno da tayo imang manihar kada gitkinabak nang tayo. Are we going to give our whole being to our riches and set aside eternal life? Let us go back with what the United Methodists believe on salvation. Salvation for us is a gift from God. Biyaya ito ng ating Panginoong Diyos. Ito ay kaloob niya dahil ang kaligtasan ay ibang paraan ng pangungusap patungkol sa buhay na walang hanggan. Hindi nabibili o napagtatrabahuan ang buhay na walang hanggan o kaligtasan, kundi ito ay biyaya na sa ating Panginoong Jesus kung ipagkakaloob niya sa atin ang buhay na walang hanggan. Kahit gaano karami ang ating magagawa, kung kahit gaano kalaki ang ating ibibigay, kung ito ay ginagawa natin sang-ayon lamang sa ating sariling interest, ito ay hindi magaganap sapagkat ito ay biyaya. Gift from our Lord Jesus the Christ. At ito ay makakamtan. Depende sa kung gaano natin ito pinahalagahan lamang sa ating kayamanan. Paul's letter to Timothy says, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. 1 Timothy 6:10. Hindi ito nangangahulugan na bawal maging mayaman. Meron lamang precaution. Panaganad lang ibagbaga ni Apostol San Pablo kini Timoteo ito yung surat na dahil sa paghangat na yumaman may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. The precaution is ay ang pagiging ganit, greediness. Ito yung iniiwasan ni Apostle Paul. Sinabi niya ito sapagkat binigyan niya ng babala si Timoteo. Hindi niya ibig sabihin na huwag siyang magtrabaho patungkol sa sariling pang-ekonomiya, kundi ang sinasabi niya ay ang pagiging ganit, greediness. Balikan natin niya ang turo ng ating Panginoong Jesus. Sa pananalangin, sabi niya, give us this day our daily bread. Ibigay mo sa amin ngayon, ngayong araw na ito, ang aming kakanin sa araw-araw. Oftentimes, we misinterpret it. Akala natin, araw-araw, ibibigay ng Diyos ang ating pangangailangan. Gagawin niya tayo isang kahit isang tuka, hindi ganoon ang ating Panginoon. Ang nais niya ay ibigay sa araw na ito ang pagkain sa araw-araw. Hindi isang kahit isang tuka ang nais ibigay ng ating Panginoon Diyos. Tingnan natin, kahit ang simbahan nais niyang yumaman. Kagaya nito, ang San Francisco United Methodist Church, di ba? Ang hirap ng kanyang buhay, kahirapang ibigay ang pangangailangan ng kanyang mga manggagawa dahil ito ay kulang sa buhay pang-ekonomiya. Nagbibigay ito ng buhay espiritual. Pero mas higit pa na ibigay kung meron siyang sapat na kakailanganin. Computer na wala. Sino ang nagpo-provide ng computer upang magamit
sa ministeryo ng simbahang ito ang manggagawa. That is the reality. Kaya naman, may I grab this opportunity na sabihin, ibigay ang pangangailangan ng simbahan. By the way, isa sa ating mga hinahangad sa mga araw na ito ay ang magkaroon ang simbahan San Francisco ng sarili niyang computer upang gamitin ito sa kanyang ministeryo, lalo-lalo na sa ating Joyland Christian School. Take note, yung sinabi ni Jesus in Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Sobrang gasgas na nga ito eh. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Nananatiling ang karamihang simbahan ay naghihirap sapagkat yung pinagbigyan ng pagkakataon ng ating Panginoong Jesus, karamihan sa kanila ay kagaya nung lubhang napakayaman. Alam ninyo ang buhay ekonomiya ng San Francisco United Methodist Church. Binubuo lamang ito ng mga ilan-ilan. May mga nagbibigay talaga ng malalaking halaga upang patuloy na mabuhay ang San Francisco United Methodist Church sa gitna ng hamon ng COVID-19. Ang buhay na namin manggagawa ay ganito. At ito ay realidad. Kung walang Sunday worship service, napakalaki yung tendency na wala rin suportang matatanda ang mga manggagawa. Pero hindi kami tumitigil sapagkat naniniwala kami sa pangakong seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Napakaliwanag mga kapatid na ang lahat ay ibibigay, all these things. Unahin lang na bigyan talaga ang kanyang kaharian. Dahil ang kanyang kaharian ay sagana at walang kasalanan. Ang pangako ay ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Applying this to work today requires real sensitivity and honesty with regards to our own instincts and values. Ano ba talaga yung napakabilis nating gawin? Sabi ng isang manunula, isang preacher, wealth is sometimes a result of work. Ang kayamanan daw ay resulta ito ng pagpapagod, pagtatrabaho, ours or someone else's, but work itself can also be an emotional obstacle to following Jesus the Christ. Totoo ito. Minsan nga, kahit sa loob ng bahay, oras na ng pamamahinga, ang iniisip pa rin ay yung ating trabaho. Natutulog na, ang ating napapanaginipan pa rin ay ating trabaho. Kumakain na, ang ating katabi pa rin ay ating mga cellphones dahil inihintay natin ang tawag ng ating mga katrabaho. Work itself can also be an emotional obstacle to following Jesus the Christ. Maaaring ating mga trabaho ay magiging hadlang sa ating tunay na pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Remember, my brothers and sisters, hindi spare time ang nais ng ating Panginoon para sa atin, kundi
kailangan niya ang ating tinatawag na quality time with Jesus the Christ. Kung panahon ng pagpapahinga na siya lamang ang kasama natin, kalimutan ang lahat. Ang trabaho, ang kayamanan, sapagkat maaaring ito ang maging hadlang upang kamtan ang buhay na walang hanggan. Second, if we have privileged positions as the rich man did, kung tayo ay mayroong napakalaking posisyon, akas ni Dayjay, nabaknang alalaki, managing our careers may become more important than serving others. Eto na, yung sinasabi nilang hatak ng sobrang pagmamahal sa kaperaan. Doing good work or even making time for family, civic, and spiritual life. Napakahirap, pero ito'y ninais niya. Ito yung isang kondisyon upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Let us not live like that very rich man. Huwag tayong mamuhay kagaya ng isang lubhang napakayamang lalaki na noong sinabi ni Jesus, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamigay. Umuwi siyang bagsak ang kanyang shoulders sapagkat ayaw niya itong gawin dahil sobrang napakahirap. Subalit hindi ito ang nais ipagawa sa atin. Ang sinasabi niya ay maging bahagi sa ating mga kayamanan ang pagsilbihan ang iba. To serve others, doing good work, or even making time for family, civic, and spiritual life. Pangatlo, ang kayamanan, it may hinder us from opening ourselves to an unexpected calling from God. Merong mga kaganapan, may mga karanasan na ang isang tao, pagka nabigyan ng napakalaking opportunity, ay hindi na niya upahirapan siyang timbangin ang kanyang pananampalataya at ang opportunity. Kaya nga sabi ko sa isang kaibigan, at ako'y nagagalak sapagkat babalik na siya sa ministry, sabi ko sa kanya, baka yan na ang last call ng Panginoon sa iyo. Timbangin mo. Are you going to grab the opportunity that we call last call of God for the ministry? Ang ating mga kayamanan ay hindi dapat maging hadlang upang buksan natin ang ating mga sarili para sa mga hindi inaasahang pagtawag ng ating Panginoon Diyos sa atin. Our wealth and privilege may make us arrogant also or insensitive to the people around us. Minsan nga talaga ito yung katotohanan. Gaya ng kwento, noong isang mayaman at si Lazaro, na pinabayaan lamang si Lazaro na mamuhay na salat, in the end, ang resulta, si Lazaro na sobrang hirap, siya yung pumunta doon sa lugar na kung saan andon si Abraham. Subalit, yung napakahir, napakayaman ay hindi napunta doon sa kinaroonan ni Lazarus. These difficulties are not unique to people of wealth and privilege. Of course, Jesus' encounter with the rich man highlights that it is hard to motivate yourself to change the world if you are already on top of the hill. Mahirap na talagang i-motivate mo ang iyong sarili kung ikaw ay nandun na sa
rurok ng tagumpay, hawak mo na ang lahat halos ng kayamanan dito sa lupa, na ibaba ang iyong sarili. Let us balance our lives. They can live seriously on the condition of Christ for eternal life. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ating batiin ang ating mga celebrators for the week. Itatanggal daw, October 3, ni Mrs. Loni Duton Maximo, itong bigat. October 4, Mrs. Laira May A. Lacuna Marama, and Deaconess Joy Italal. Itong 5, ni Jethro Caliboso, 6, Mrs. Leia S. Alvarez, and the 7, Mr. Mario Llobles. Atin silang batiin sa pamamagitan ng ating pagkanta ng birthday song. Ay patuloy na humihingi ng tulong mula sa mga kaibigan at bahagi ng San Francisco United Methodist Church na suportahan ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pangangailangan sa kanilang instructional materials. Ang project ng PTA for this year ay to purchase a laptop computer, pero hindi kasya yung manggagaling naman sa kanila, kaya mangangailangan pa rin tayo ng karagdagan at aasa tayo na ito ay mamamaterialize for the end of October. Ating ipinalangin na sana ay magkaroon na ang church, sapagkat matagal na panahon simula pa nung naumpisahan ang computer na gagamitin sa loob ng eskwelahan at simbahan, ay ang ating simbahan ay hindi pa nagkakaroon ng kanyang sariling laptop computer. Kaya kami ay dumudulog, humihingi ng suporta sa inyong lahat. Gayun din, kas nakita yun ay video ng post ko ay page Do a Good Turn Daily ng San Francisco United Methodist Church. Day gate tayo, main gate tayo kakapsat kaya Trinicado launa yan. Isip ka po na madalaga na baka no agay timadisgrasya no saan tayo tarimnan day tarimaanan day isip ka po na iraman tayo pati kadagitikat karanat tayo day nga panakasukat, panakapaparong iti main gate na ito'y kapigya tayo. Salamat kami, Pastor. Ito'y sa panawin sa panagyaman, panakagatan mo na yung kapigya kung hindi makadagit pa kami ng AUNIF. Ito ay nagsisag sa Diyos at pagpapulo kayong kapitali kayong dadun mo kaya at sabi. Kaya kasi parang katala yung ino, o Master, let me walk with you. Thank you.
napakabuti mo, Panginoong Diyos, sa amin. Sapagkat patuloy na nararamdaman namin ang iyong walang katumbas na pagmamahal. Sa kabila, Panginoong Diyos, ng hamon sa panahon ngayon, Panginoon, patuloy na ipinapadama mo sa amin na hindi mo kami pinapabayaan. Kung kaya nga, Panginoong Diyos, muli, sinamba ka namin, pinasalamatan ka namin, at eto't aming inilalapit sa iyo ang aming mga panalangin. Pakinggan mo, Panginoong Diyos, ang panalangin ng bawat isa sa amin. Salamat sa buhay, Panginoong Diyos, ng mga anak mong narito ngayon, ang mga bahagi ng United Methodist Youth Fellowship. Pag-asa sila, Panginoong Diyos, ng iyong simbahan, hindi lamang sa bayan, kundi higit po, Diyos, ng iyong simbahan. Kung kaya nga patuloy na gamitin mo ang simbahan ito upang sa ganoon ang kanilang mga buhay spiritual ay mapunay. At lumakad silang patungo, Panginoong Diyos, sa mas maayos na kinabukasan. Gabayan mo sila at tulungan sa hamon din ng pag-aaral, Panginoong Diyos. Hindi madali ang uri ng kanilang pag-aaral sa ngayon. Subalit, ikaw nga ang Diyos na laging gumagawa ng paraan upang sa ganoon ang mga kahirapang kanilang nararanasan ay kanilang papagtagumpayan. Gamitin mo, Panginoong Diyos, ang mga taong nakapalibot sa kanila upang ibigay ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. At maging responsable rin, Panginoong Diyos, ang mga kabataan ito sa kanilang mga sarili na maihanda, Panginoong Diyos, ang kanilang pansariling kinabukasan ng mas maayos. Alam namin na merong naghihintay, Panginoon, na mas maayos na kinabukasan. Kung kaya nga, samahan mo ang mga ito, Panginoong Diyos, na kamtan ang tagumpay na siyang inihanda mo rin para sa kanila. Gamitin mo, Panginoong Diyos, ang kanilang mga magulang na may ibigay ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Pagkaluban mo sila, Panginoong Diyos, ng mas maraming resources upang sa ganoon ay mapunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan sa kanilang pag-aaral. Salamat din, Panginoong Diyos, sa matagumpay na pagluluwal ni Jeremy. Panginoong Diyos, kasama ang kanilang baby na siyang pinagkaloob sa kanila. Amin siyang naaalala sapagkat ito'y anak mo, aasa kami, na kung gaano mo siya iningatan, kung gaano mo pinagpala ang kanyang pamilya, Panginoong Diyos, patuloy mo sanang patunayan na ikaw pa rin ang siyang patuloy na gagabay, tutugon sa kanilang mga panalangin. Ang lahat ng mga bahagi, Panginoong Diyos, ng kongregasyon ito, kongregasyon ng San Francisco United Methodist Church, saan man sila naroon, sa di naman dagiti lublugar apong ng ibaunang tarakwada, at dahamot kumasadya, akasitikas ng tanakami. Iyan na yung idaapu, ikanyama na dakas, kadagijay nga da, kadagitipagtadal ng da, apaslas titiday to yung aramis, Apo Diyos. Marignada kuma, ipresensyang kadagitibibiyag da. Idakong da, kadagitibibiyag da, ten ka, Apo, tapunitikas na paramat, akasitipagayata, itipan na kay tatay, itinasangkuan tunay ng atin mo. Bendisyon ang dagiti arami ta, Apo Diyos. Bendisyon ang dagiti planos ta. Sumbatang dagiti kasapulan ta, kasmayan natin, Apo, iti pagayatam, kapunitikas ta, datapaya naragrasak ta, nagtalagkan ta. Amang ipakita, Apo Diyos, sa sikat kamunaan, iti amin, kadagiti bibiyak ta. Tutuloy mi nga ikarkararamit, Apo Diyos, ti ministeryo, ti Joyland Christian School. Among dagiti kasapulan na, among mag-apo, dagiti kabawalan dati, tumulong, kadagiti kasapulan na. Sa dahito
komunidad Apo Diyos, komunidad na saan nga kas kadagit na tumang at daan ikinatanaya kinabakna ngayon Apo dahito yung komunidad kasapulan na ka kasapulan na nagitin ang nakuha ng paraburan ikinawadwadwad ang kinabakna ito po na Apo Diyos kasagitin ka din nagitin puso na at nalitigas na makipasenda kadagit iamin ng arami dahito yung iglesia isung ang inayabang aramatang apakataraunan itibiyag kami na espirituan. Uray pa'y Apo Diyos ng iti-projects na tuntuloy na ito ng Iglesia Lokal. Tulungan na kami amang patanod kadagiti kasapulan na Apo Diyos. Pwede siya namin dagitin ang nakmuha si Ariat Unay at kumitita at tiktignay kadagiti kasapulan ng Iglesia. Tapilitigas na Apo Diyos. Uray ng pastoy kasasaan pagtuloy lang tayo ng ministeryo ng Iglesia, unay ang pagkatu, dagiti limitations na. Tuntuloy mo yung ikakararami na Apo Diyos, iti kasasaad, Iglesia Metodista na pagkaisa, among iti kasasaad na Apo Diyos, among kaya't gamay ta sa saadal na. Na naruna Apo, dagiti nagkatsan ng issues na iso nga sang-sangwal na. Sika Apo, iti makipaon, makikadaka ka dagiti leaderes, manipod Apo Diyos, kagabiti bispo nga iso nga inted mo na serbi mangimaton kagabiti utakul po Diyos sa ministeryo sa ating iglesia, kadwang kalitan. Paglampas kami, Apo Diyos, ito'y na aramin, sinadama kami nga manipod iti ito'y ano ba? Katwaan na kami at kurong kadagiti ng lugar ang matanong mi. Mga dagadagiti ng tingin mo, pagkurangan mi kadagiti kapadang mi at tao kakawanan na kami kuma. Tap nalitigas ta, may kari kami nga umawat kadagiti ng isyo. Iso may isaganan ang may payan sa aming kadagiti. Amin na gito ay ikararag mi, itinagay mo na kadal. Amen. Ya bangen anakku ma kene spiritu liwa daya wenya ipangkungan ilangi kene dakan. Amen. Tentu yang nyarang di depan segintai maro tak uyuk bina tayangan di pambendisyon igasama na nakabaling amin, iayat na mawain ka ni Apo tayo ng Yesu Kristo, ipanangkadkadwa, panangitanan, ganipanang liliwa, iaspirito ang dalit kumakata tayo, ita, kanikadunay, ang gawang patinggana. Amen. Patang tigimong na ipagkabigat tayo amin at tinarap sa Kristo Jesus.